state magba ng isang atlas eh. Okay. Pero I mean yung atlas kanina talaga it really worked because of the Yuzhong. I mean na-enable talaga ng maigi doon si Chakno, but yeah. Now NXP solid dito picking up the X Borg and I guess oh Hilda is still open at binigay ng X yan. This is so good for NXP. Bakit ko sinabi, Rob, ang taas ng early game. Totoo. Pokes and early game damage ang NXP dito. Ang iniisip ko dito ngayon, parang Manjin, will they be picking the Kufra na agad dito? Kasi pag hindi pa pinick na execration to dito, this gonna be an automatic ban coming from NXP Solid. Para lang ano, no? Para lang maiwas po soy, no? Oo. Yung NXP Solid. I like it. I like your point, Rob Luna. Let's see kung pipiliin na nila yan. Kasi kung hindi, ubos ang tanks. Oo. Para dito sa execration. Sa at, ano eh, parang hindi ko na may... Will they gonna be doing the same what execration oh. did? I mean, NXP Solid kanina, na Natalia na naman. But still, same. Execration dito is going for the link. Medyo ano, no? It's the same. The same, yes. Definitely the same. I was thinking, is it worth it to get the link on the third pick na agad? Or you're willing to... Para hindi na siya ma-cancel agad. Kasi there's still a Lancelot. Execration still one of the best users of Lancelot. Sa tingin ko, mas gusto nila kaysa na lang ma-ban. Mm-hmm. At least ma-open. Kasi I think Chakno is playing different heroes right now. Mas gusto nilang maging comfortable si Hate on the lane. And then, ginive up lang nila siguro yung Kufra dito. Kasi pwede pa naman sila pumili siguro ng Hylos. Yes. Baksha is also open. Kasi right now, looking at the lineup of NXP Solid, same situation as game number one, ang kunat ng lineup nila tas may damage from Luna. This is almost the same what they had, especially yung meron pa silang Hilda dito, that's gonna be a Yawi hero, given MB on the X-board, talagang magsusustain talaga yan sa side lane. Now, what's more interesting dito is that yung execration, hindi na nila pinupull off yung nakasanayan nila. Uh-oh. Na double marksman, the 1-1, would you think a 1-1 would still, hindi, I doubt na pwede pa dito, masyado na silang malambot dito. Sagit no hero. What do you think, Pyramid Jin? They need Franco a side lane. Oh, whoa, baby! I like the Franco pick. Was this the first time na na-pick ang isang Franco dito sa MPL Season 6? Rob, alam mo kung hindi ka nagkakamali, ito nga ata ang unang beses natin makikita ang Franco sa MPL Season 6. Ang last time na umuso ang Franco was at around MPL Season 3. And was... Execration is bringing it back. Pain. Man, yes, pain. Rob, gusto ko lang sabihin na pag-usapan natin kanina yung pag-disrupt ng jungle. Oo. Nandiyan ang Hilda and Franco, isa siya sa mga candidates para mag-reset ng orange buff at ng purple buff. Totoo yun, totoo yun. Kumbaga, yun lang yung pinaka-main objective for Franco is manggulo or mang-invade ng mga buff. Not necessarily to get the buff. It's just to get the time. Or, I mean, sayangin yung ma-reset oras. Yes, definitely. So, yeah, like what you've said, yun nga, si Pain yung pinaka-madalas nating na-highlight before for the Franco picks. Now, going back dito for execration, bring back memories nga talaga. Wow, this is... interesting for execration who is going to play the Franco pick. Kapag Franco ka kasi, meron kayong options eh. Talagang yung una is to get the jungle, reset yung jungle, and then go for pick-offs. Kasi you have a Selena and you have the Franco, the stun. But looking at the lineup, napa-oo ka dito, Rob Luna, because of the last pick. Oo, kasi ginamit kasi dito, di ba? Na-execration yung 1-1 nila over Onyx PH. And sobrang, most likely yan yung magiging gold lane. And it's just, hold lang nila talaga yung gitna. I'm really excited on how the rotation execration gonna pull off. Pero so far dito, parang man, Jane, on the lineup itself, kung ako naman na magtatanong sa'yo, who would you go based on the draft? Rob Luna, kailangan ko maging honest sa'yo. Nakipagpustahan ako kay Batoys ng ulam na execration. Ang execration ang pipiliin ko. But basing on the lineup, mukhang komportable na naman yung NXP. Just basing on the draft, mas madaling ma-pull off yung lineup ng NXP. So I'm gonna give this to NXP. Pero again, tuloy pa rin ang pustahan, Batoys. Wala kang kakainin bukas. Execration. Oh, gusto ko yung the way you actually explain it. You were actually going for execration, pero just looking at the draft, somehow, hindi naman it's much easier, pero mas kita mo yung winning condition for the side dito ng NXP Solid. Just para lang for the sake na medyo may laban tayo, I would go for execration dito. Kasi medyo gusto ko yung 1-1 pick dito ni Betty Cutie. Sila lang ang madalas mag-pull off yes nitong 1-1. And
ultra late game eh. Mm-hmm. Yung 1-1 eh. It's good against an Exborg, against an Akai, and even against a Hilda. Mm-hmm. Kasi may piercing damage at ang dami niyang outplay capabilities. Hindi ko na alam, Rob. Oo, ito yung mga games iba, na... Iba ang dala sa atin talaga ng NXP versus EXECration. Pero what's more exciting to see is the Franco. Yes. Dito, how they would utilize this on the early game. Yeah. Ito yung mga games, Rob Luna, na mas pipiliin mong mag-react at manood na lang kasi ang interesting and the stakes are high, ladies and gentlemen! Talaga ano to eh, the fighting pride. Ito ang panlaban dito. Dahil kung manalo ang EXECration, ang buong sasabihin dito ng EXE squad, ha! Na dalawang series namin kayo eh. Mm-hmm. At ang NXP, ayaw nila mangyari yun. Hindi. Gusto nila kahit pa paano tablahin ang score. Given na ang ganda rin as well ng start nila dito sa series na to. I mean, on the game number one, I think NXP solid still. We'll have to see talaga itong Franco na to. All eyes on Chakdo dito on how he's actually gonna utilize the map, even Eto Max. Let's see. And ngayon, pumapasok na tayo. Benny Cutie, favorite marksman emblem. Punishing Rene J sa level 1. Lugi talaga Alice level 1 eh, no? Oo, kasi no, hindi pa enough kasi yung orb niya dito. Tapos given na medyo malikot din yung isang 1-1. So, parang ang banat dito ng EXECration is just eto Max and Chakno, manggugulong lang sila sa gitna. And while nagja-jungle dito si Hate, and somehow nagpa-farm lang on the sides yung Bareas nilang side lane, of course. Oo. Which is, I think, same lang din sa ginagawa ng NXP. Mm-hmm. Na... naghihintay si Chester at naghihintay si Yawi dito ng mga hooks, ng mga iron hooks coming in para kay Chakno dito. And they can outplay, actually. Level 2 Hilda, level 2 Akai, hindi mo agad mapapatay. Ang taas pa ng damage output niyang dalawa. Totoo, totoo yun. And I was thinking about the Akai. I mean, yes, Akai, parang yung kung titignan mo rito yung mga ano ng EXECration, no? Parang ang hirap din pagka Akai ka dito kasi sobrang mobile ng mga hero dito from Hate, given even Benny Cutie. Tapos siguro the only thing na pwede nilang ipin down dito was even Chakno or even si Sagit, no? I think pinili na lang din ng NXP ang Akai para iwas po Soy doon sa kagat. Mm-hmm. But that is a blender coming in para kay Chakno yung pinaka-last pixel pa. Yung tumama. Totoo eh. Oo. Kala ko makakatakas na yun eh. Pero anyway, mga kaibigan, so what a good first blood dito for NXP Solid. Both of the teams dito, no, talagang mid-game natin mararamdaman eh. I mean, oo nga. Medyo tahimik yung magiging early game natin or like what we've called the laning phase. Siguro, wala masyadong magiging pick-off. Medyo unfortunate lang yung nangyari kay Eto Max na out siya dun sa mapa. Pero I guess mid-game talaga ang basehan dito. I think the first turtle might be the first contestant of this game. Which is actually 14 seconds away na tayo doon, Rob Luna. And I like your point, no? Kasi ano eh, yung lineup kasi ng NXP dito on the Akai Hilda, ano to eh, counter-engage type. Yung Hilda kasi, ano eh, mangsa-psycho lang. Pero naghahanap yan ng mga mag-initiate talaga, kagaya ng Selena. Yes. Eh, wala silang Selena ngayon. So, NXP, they're forced to be patient right now. Meanwhile, EXECration actually ang may option maging aggressive. Totoo, totoo yan. Ang iniisip ko dito, I mean, once H2 WOBA, eh, like for example, ma-pick off nila dito sa H2O, would the lineup dito na tankiness ng NXP Solid still can be able to hold? Kasi parang yun yung naiinisip ko eh. Medyo yan yung pinaka-damage lang ngayon ng NXP Solid and everything else is just sustained. Oo nga. So what if ma-pick off dito sa H2O? It's hindi rin imposible dahil wala siyang purify dito. So it's more on the retribution. So kailangan na talaga yon for farming and as well makabili ng jungle item. But what if na-pick up siya dito? How? How would that actually work for the side of NXP Solid? Nagigets ko yung sinasabi mo, Rob, kasi namawala na sila ng damage. Pero ito na yung Hurricane Dance. May kagat si Chakno dito. At asan yung damage? Ooh. Para sa EXECration, hindi pa natin maramdaman. Dahil lahat yan ay nasa side ng NXP. Isa pang kalmot. Double kill mula kay H2O. Meanwhile, may bakbakan nagagrat dito sa mid. Glad on coming in. Ito Max falling down. Rene J with a kill. Abang Benny Cutie lang ang nagpa-farm. NXP, good clash. 5-0 agad. Yun, grabe. Doon yung hinahanap ko.
perfect hurricane dance coming from Chester doon sa may turtle pit. And somehow dito, mga kaibigan, naghihintay lang. I mean, EXECration, they really need to wait this one out. Hindi sila pwedeng maging padalos-dalos dahil kailangan nila na mag-scale muna tong 1-1 na to to be able to bring out damage. At tignan mo to. Ay! Naku po! Nag-alabegit ah! Si Benny Cutie, but that is the Thunder. Chaklo bringing in the Thunder sa kanyang skin dito ng kanyang Franco. Nakabawi pa. Would you think that was a slightly misplay? Kasi the crossbow of Tang na parang pinalapit nila lalo papunta sa Torres si Benny Cutie. That's the reason na pagbagsak niya, he was actually under the turret and nandun na si Chaklo. Would it be better na papasok sila? Para habulin. I mean, kasi di ba yung crossbow tang papalik doon sa base nila. Alam mo, Rob Luna, I think kapag kalaban mo rin ang 1-1, may times talaga namang gigigil ka sa kanya habang nagko-crossbow of tang. Hindi mo rin masyadong mapapansin agad yung positioning mo dahil nga, una, dinadamage ka niya and talagang one hit na lang siya eh. Oo. So ayaw mo rin talagang makawala siya. I think that was a misposition from NXP Solid. Good communication though for EXECration. Another one! Oh my glove! 3 points! Eto, Max! With a 3! Oh my God! Gumagana naman dito si Eto, Max, mga kaibigan. On the Selena, what a very... Yung mga araw, ito! Oh, ito, tatama na naman muli. Pero ito, ha? Medyo bumabalik na rito ang EXECration. I mean, from 0-5 sila kanina, 1,000 na lang ang lamang dito or less than pa nga ng yes. NXP Solid. Rob Luna, NXP Solid, they were trying their best to control the tempo. One misstep kanina doon sa bottom lane and then this time the arrows. This is, you don't give this to EXECration, yung mga ganitong outplays. Kasi, again, they're a team na magaling mag-layer ng mga skills, magaling sa team fight. Meron talagang mga ganong teams eh. And with this, look at the gold. Tumabla agad ng isang biglaan. And ito, I think, yung nagiging dilema ng NXP. Pag nadadali sila ng mga ganong pick-offs, ng mga ganong errors, nagko-collapse sila. Totoo. Totoo yan. They actually had the early game. Ang problema ngayon dito is na-hold. Ang ganda na sana eh, nabasag nila kagad yung gitna. They could be able to go inside the jungle dito ng EXECration. Pero yung mga outplays na naganap doon during doon kay Benny Cutie, I guess EXECration is still back on track. And ang ano na lang dito na EXECration is their late game. They're looking towards their late game. Benny Cutie to be able to dish out a lot of damage. Yes. And just target H2O and the rest is history. Yep. Actually, hindi ko... I think hindi natin din kailangan ni underestimate ang late game capabilities ng NXP. Nandiyan pa rin ang Alice at nandiyan pa rin ang Roger. Pero ang problema dito ng NXP, one crucial hook mula kay Chaklo, I think Rob Luna, ang makakapagbago ng laban. Totoo. Totoo yan. And given, no, kumbaga kasi, the reason na ini-emphasize ko talaga in terms with H2 was Roger dito is that yan siya lang din yung target dito ni Chaklo. Oo nga. Diba? Once na kakagatin mo lang talaga, you just have to flicker in, kagatin mo na kagad, kahit ano pa mangyari, targetin na natin kagad yung Roger na yan. Kaya din i-burst agad. Mm-hmm. The Roger without the Purify, I think even mag-Purify kayo, hindi naka-cancel yung kagat eh. Suppress siya. Suppress mode dito. Ang ultimate ni Chaklo. Oh my glove. This is the same story. Parehas ba ang mapapanood natin, boys and girls, nung week 3? Ganito din. Oo. Pero the difference noon is that NXP Solid, solid yung kalamangan nila. Pero ito, even Sagitt no dito, na iiwanan siya onto the top lane na makapag-farm. Sa madaling salita, parehas lamang. Oo, parehas talagang lamang. Would you think na kayang isustain dito ng Ruby yung mga tanky heroes from NXP Solid? Pero mamaya na yan. Malalaman natin yan dahil mukhang magkakaroon tayo ng laban. The turtle has been slain. Mapupunta dito kay H2O. Mag-initiate ba sila? Tumatakbo na. Sinakaibigan Chaklo now has the dominant eyes. NXP Solid, mukhang nag-group up na sila dito ngayon. Rob Luna. Mm-hmm. Kumbaga, ang ano na lang dito ng ang play ng EXECration dito is just to wait it out. Oo. Talagang look at hate, hindi talaga sila nag-engage. Pumupunta lang sila sa side lane and they're just waiting na mag-react ang NXP Solid. What they have, tingin ko ang kailangan gawin ng NXP Solid dito is just to go all in onto a single lane. Kasi kung magre-react lang sila pa ulit-ulit up until the late game, hindi na nila mapapansin, naka-farm na pala yung mga core ng EXECration. At mukhang ganun nga yung nangyayari, Rob Luna. Chaklo actually falling down, pero lipat ng camera din natin dito sa baba. Pasok dito. Nice ultimate mula dito kay Red.
Renny J, Mangkansit Paring Hate! And there you go with the blood on the sustain. Kung mula dito kay Renny J, and he is A-OK. Dalawa ang mapapatumba ng NXP habang nag-wolf form na si H2O Kinalmot versus kay Barrage. Pero umikot, ikot-ikot lang para kay MB patay ang 99.9% of germs. Pero still, NXP solid pa din ang nanguna doon sa laban sa baba. Yep, hindi enough pa yung damage ng execration dito to be able to burst down Renny J. And ang sobrang swerte, hindi man swerte, buti na lang e naka-on yung ultimate dito ni Alice nung tinamaan siya ng pana ni Eto Max. Oo, kung hindi naka-on yun, pasok si Hate Bursted siya, no? Yes. Oo, I think ang ganda rin kasi ng update sa Alice talaga, yung toggle, tama ba? Saka may absorption na rin siya, may shield na rin siya on the 25th orb. Grabe, and buo na rin yung kanyang winter transition right now. Oh my God, is this a good initiation though coming in from Chester? Is this a miscommunication coming from NXP? Ayan na! Crossbow of Tank! Malabedjita! Pero walang damage! Napahahana lang ang NXP. Habang pumasok na MJ. Oh no! Renny J! Hold up! Inabangan! Ni Sagitno! Napanood na daw ni Sagitno yan! Habang ito, Swords Revealing Light. Lumabas dito ang Wolf Form. The arrow will connect. Tumama ang trap. Nandito na yung Wolf Pounds. Eto na naman! Weapon X! Nagalit na si H2O. Habang si Benny Cutie pa rin ay kumikripok lang. Meanwhile, while 1-1, masyado atang malalim si Renny J that time. Exactly. Well, malalim sa malalim talaga yung word doon. I was even thinking yung nangyari during yung first match nila, yung kanyang yung pagtalon ng kanyang Gato Kacha. That was almost the same na pumasok na naman si Renny J. Will history repeat itself? Rob Luna. I think in-underestimate ni Renny J yung capability ng execration to catch eh. Kasi he was doing the right thing. Kaya niya kasi eh. Nag-survive siya eh. Pero inabangan siya ni Sagitno. Pero buti na lang, I mean, H2O was still around the area. At ang gusto ko yung build dito ni H2O, he actually didn't went on full damage. Actually went for a brute force. Hold that thought, Luna. Ayun na nga, yung nakap natin. Umikot na dito ng Hurricane Dance, kaibigan Chester. Pero ayun, yung blood on. Hit. Flowing blood. Tatamaan ka pa rin. Huli ka. Benny Cutie, tumatakbo na ako. May creep walk. At pwede-pwede pa rin mahuli ng sunog. Hindi na dalawa ang mapapatumba habang nakuha pa ng NXP ang solid na Lord para sa kanila, Rob. Blue na. Grabe, ito na ang pagbabalik. It's gonna be NXP solids game to lose na naman mga kaibigan for game number 3. Mukhang mababasag na rin nila itong bandang gitna ng Gene. Oh my, the arrow will connect. Full stacks dito si Yawi. Ayun na nga yung mga normal hits. Mumula dito ka Benny Cutie. Arrow, another one. Nice hook. But Chester with the Hurricane Dance. Beautifully executed. Habang free hit dito si Benny Cutie. Naku po, lumipat na siya dito sa may bandang Lord. Another arrow para kay Ito Max. Pero sumunod si H2O. Habang nalito na ang execration, NXP solid, basag ang Torres sa taas. Grabe. Ito na yung disiplinang na isasulat parang Manjin. Nakita mo yon, hindi sila nag-go. Hindi nila pinipilit yung mga yung patayin yung mga execration members. They just went on the top lane, basagin yung baba, and just reset once again. Ang tawag dito, Rob Luna, character development para sa side ng NXP. Apat ang buhay. H2O507. Kaya-kaya nila kunin dito si Chester. Hate tumutusok pero yung palakol ni Awi ay tumama at eto na naman mag-isa ka. Benny Cutie, hindi sapat ang creep walk sa pagti-TikTok ng NXP dahil wala pa rin namamatay sa squad nila. Oh my God, hindi pa yata enough talaga ang damage dito ni Benny Cutie to be able to withstand. Grabe, halos tinatangke lang ng mga members dito na NXP Solid yung damage ng 1-1. And look at that, just like that, even H2O just going in, kayang-kaya na talaga. Bitten and damage dito, and NXP trying to end this game. No Lord needed. 6 seconds redemption para sa NXP. Masyado mang malalim to, Rob Luna. Naku po, pero Renny J, ladies and gentlemen, buhay pa rin siya habang sina Chakto defending the tower. Wala atang minions. Benny Cutie buhay na din. MB buhay pa. Apat pa ang natitirang malakas. Naku, kaya para na dito, at mukhang kaya na ang pagbangon na. Hello guys, maraming salamat sa pagsuporta at sa panonood sa YouTube videos natin. Sana supportan niyo pa kami. Subscribe niyo yung YouTube channel namin, pati follow yung Instagram, pati yung page namin, pati may skin giveaway kami doon.